Hi guys, welcome back to my YouTube channel and don't forget to click the subscribe button. And for today's video guys, ang aking i-vlog today is about sa whelping essential ng aking fur baby na si Snowy because siya po ay nagbubuntis. Opo, buntis po ang aking toy poodle and ito yung mga essential na nire-ready ko sa kanyang panganganak na which is malapit na. Ngayon po is nagle-labor po siya and eto guys, simulan natin at hindi ko na papatagalin. Unang-una itong thermometer kasi dito ko malalaman if bumaba na ba ang temperature niya, which is yun na po yung signs na parang gusto niya na pong manganak. Signs din ng pagle-labor niya. Dito niyo po malalaman sa thermometer if bumaba na ng kasi kahapon ng 37 Celsius po. If bumaba pa doon, di ba? So, signs na po yan. And next naman, syempre, pag lumabas na po ang ating puppies, meron tayong nasal aspirator. Ito po yung pangkuha ng liquid sa mouth and sa ilong para matanggal. So, kailangan natin tong nasal aspirator. And of course, guys, kailangan din natin ng panggupit ng umbilical cord. Pero, syempre, isa-sanitize po natin to and i-sterilize gamit ang betadine. So, ito. Ito yung ginamit ko sa dissection ko sa fish. Ito. So, meron po akong dissecting kit dito. So, kinuha ko lang tong surgical scissor nila. And next naman is wala kasi akong thread dito. If meron, pwede din naman yun alternative. Pero, nag-search kasi ako. Meron ako nakita sa Shopee na umbilical cord clamp. Sterilized na po siya. Ito siya. Ayan. Iipit mo lang to sa puso may pagkakat mo. Basta iipit mong ganyan. Yun. Pwede rin tong pang pantali sa puso. Pero ito yung maganda rin naman. And mas hygienic din naman tingnan. And of course, if ever na walang gatas yung ating mother dog, meron akong pet bottle dito guys. Actually, apat yung nabili kong ganito, pet bottle. Kasi nagbabaka sakali lang naman ako na inestimate ko na ganun yung puppies niya. Kasi small dog lang naman siya eh. Small breed ng dog. So, meron din po akong puppy collar. Pag lumabas na po ang aming puppies, lalagyan ko po siya ng ganito para malaman ko, ma-identify ko kung sino yung nauna and sino yung panghali sa ating puppies. And next naman, bumili rin ako ng surgical gloves. Syempre, kailangan ng malinis ang ating kamay if hahawak tayo ng puppies na bagong panganak. Syempre, kailangan po natin sila protektahan gamit ang surgical gloves para syempre sobrang dumi na po ang kamay natin noon. So next naman po ipapakita ko sa inyo guys if ever mahirapan po ang aking aso mag-ere, meron tayong parang eto, ginawa ko siyang lubricant itong petroleum jelly guys, lalagay niyo na sa puwerta ng inyong aso pag-iri niya para madulas, 'di ba guys? Yun yun. And next naman po, of course, kailangan natin ng alcohol. Kailangan natin ng alcohol para masanitize lahat at malinis, di ba? Mapanatili natin malinis ang ating paligid. And of course, meron din po kong mga panlinis ng aking dogs. Ito, pet wipes from, pet pulse. Ito, lagi ko itong ginagamit as in super ganda and suitable for dogs only. Pwede rin naman pet, pwede rin naman ng normal wipes, diba? So, gusto ko lang talaga yung pang pet wipes. And of course, meron sa mga liquid kalat-kalat, diba guys? Itong training pad, gagamitin ko to, syempre. Ang dami kong training pad dito. Para syempre, di ako mahirapan magdakot ng mga, maglinis, diba? Yan. Meron din po tayo ditong mga blankets. Blankets para sa puppies. And ito, pwedeng panghigaan din. Ito. Tsaka, pamunas
Pamunas pala yung iba dito, guys, ha. And of course, huwag niyong kalimutan ang cotton balls para ipapatahihin natin or papahiin. Yung puppies, gagamitin lang natin to. Tapos isasaw-saw sa medyo mainit lang. Ay, maligam-gam pala para mapatay nila, para mapatay natin sila at mapaihi. And of course, meron guys, meron din tayong pet odor eliminator. Ito yung gagamitin kong panlinis sa aking mga aso if nagdumi sila sa sahig. So, ito, mura lang to sa Shopee, guys. Kaya, grinab ko na rin. And, talagang pang pet talaga. So, if meron din akong vitamins pag naka, medyo lumaki-laki na sila, meron ako mga syringe dito, guys. Marami akong syringe dito. Nandun yata yung iba. So, ito, meron din akong ml. And guys, meron din akong ilaw kaso di ko siya mapakita. Ipipicture ko na lang dito, guys. Yan yung ilaw na gagamitin ko for my puppies para mainitan sila bago, pag nalabas na sila ng kanilang mommy. Kuha na rin ako ng carton para sa pang-nesting niya. Kasi nag-labor na talaga siya ngayon. And buti na paghandaan ko na rin na ayusin kasi nga binaklas nga, diba, guys? Sinabi ko. So, kumuha na ako ng carton. Kaysa naman magkalkal sila sa ating sofa, masira pa. Diyan po ang pinaka maganda ng kalkalin. And ayun po ang ating Whelphing essential for Snowy. Yun po ang pinaghahandaan ko. Last time ko na po ito nabili kasi kailangan natin maging ready. And ayun, if nagustuhan niyo aking video, guys, paki-comment down below. And if meron kang suggestion ko. So, see you guys sa next vlog ko about sa panganganak naman ni Snowy. And natataranta ako medyo kasi nagla-labor siya, nagkakalkal siya, nagne-nesting po siya. So, yung whelping box niya is medyo hindi gaano kaayos compared last time kasi naginulungan nila. Kasi dito talaga yung nakapwesto eh. Mas okay dito kaysa doon. So, pag uwi ng daddy ko, pag nakita niya yun, sabi niya hindi ako makadaan dito kasi mali ang pagkakagawa ng whelping box niya doon. Like, super secure. Dito talaga ang mas ideal ko talaga na dito mga anak sa Snowy. Kasi hindi siya maganong mainit. Ayun.